Welcome back sa ating free video training series. Dito lang kami ngayon, nag-enjoy, naliligo. Pero I hope nag-enjoy ka din, no? I hope nag-enjoy ka din at marami kang natutunan dun sa ating video number 1. And napanood mo na ba? At natapos mo ba yung video number 1, ha? Make sure na natapos mo yun, okay? And remember, kung natapos mo na yun, remember, pinag-usapan natin yung master plan at yung tools na kailangan mo para magkaroon ng successful na internet business at para kumita ng malaking income sa internet. Pero dito naman sa video number 2, ang magiging topic natin, ang pag-uusapan natin ay yung strategy. No? Yung strategy kung paano mo gagamitin yung mga tools na pinakita ko sa iyo sa video number 1 para magkaroon ng successful na business na kumikita ng millions of income online. Okay, and syempre, ang exciting na part, yung second topic natin. Yung second topic natin ay yung bagong reward plan. No, bagong reward plan na makakatulong sa'yo para kitain mo yung iyong first 200,000 pesos income and then yung iyong first 2 million income. So, make sure natapusin mo itong video number 2 dahil exciting yung mga pag-uusapan natin. Okay, pero bago tayo mag-proceed dun sa strategy training, gusto ko muna na yayain ka, no? Gusto ko muna na samahan mo ako dahil may gusto lang akong ikwento sa'yo sandali. Sinama kita dito dahil gusto kong ikwento sa'yo at i-share sa'yo yung personal story ko. Tandang-tanda ko pa kasi nung nagsisimula pa lang ako sa business ko, sobrang gipit na gipit kami sa pera. Yung time na yun kasi, kauwi ko lang galing abroad, dati akong OFW. At nagkataon na yung time na yun, kapapanganak lang din ng first baby namin. Okay? At natatandaan ko, nakikita lang kami sa maliit na kwarto. At sa sobrang gipit namin sa pera, wala kaming kagamit-gamit halos. Isang gamit lang yung meron kami. Isang banig na ganito kamitis. Tapos yung banig na yun, tuwing gabi, nilalatag ko siya sa sahig, doon kami natutulog. Tapos kinaumagahan, liligpitin ko siya, sasandal ko sa pader, tapos doon na kami uupo sa sahig. At madalas doon na rin kami kumakain. At one time, nagpunta kami sa isang fast food. Ginawa namin, sa sobrang gipit sa pera, bumili lang kami ng isang burger, hinati pa namin sa gitna na yun para lang makakain. At sobrang hirap at sobrang sakit sa dibdib kapag alam mong wala kang perang madukot sa bulsa mo. Alam mo yun, sobrang sakit kapag alam mo at na-realize mo na hindi mo maibigay at maiprovide yung pangangailangan at yung mga gusto ng mga mahal mo sa buhay. At, after nun, na-discover ko yung about sa internet marketing. At doon na nagkaroon ng mabilis pagbabago sa buhay ko. Even yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, nagulat din sila sa sobrang malaking changes na nangyari. At naniniwala ako na itong business na to, itong industry na to, itong internet marketing, itong online marketing, itong network marketing, ito yung solusyon, ito yung sagot sa mga matagal na pinagdarasal at hinahanap ng maraming tao. Saan ka makakakita ng isang career kung saan ang isang katulad ko na walang natapos sa pag-aaral, walang kahit na anong alam, no, sa kahit anong klase ng business at galing sa buhay mahirap, ang pwedeng kumita ng malaki at mabago ang buhay. Wala. Eh dito lang. At ang intention ko dito sa video na to, dito sa video training series natin, ay maibigay sa'yo kung ano yung mga strategy, kung ano yung mga knowledge na natutunan ko para ikaw ang magawa mo. Gamitin mo itong ibibigay ko sa iyo, mga strategy at knowledge. Gamitin mo siya sa buhay mo. And my hope, ang ipinagdarasal kong mangyari sa iyo ay magkaroon ka rin ng magandang pagbabago sa buhay. So i-apply mo siya, i-apply mo lahat ng mga matutunan mo and experience change in your life. So ngayon, ang gusto kong gawin ay bumalik tayo dun sa bahay para ituro ko na sa iyo yung dalawang strategy na magamit mo to make lots of money on the internet at para magkaroon ng successful na internet business. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon yung dalawang strategy na pwede mong i-apply para kumita ng malaki sa internet gamit yung mga tools at yung master plan na pinag-usapan natin sa video number 1. Alright? Sa strategy number 1, napakasimple lang.
gagamitin mo yung mga tools na pinakita ko sa iyo to sell any kinds of products, to sell any kind of a service, to sell any kind of opportunity. Okay, for example, you can use the Impact Instrument blog, no? You can use, pwede mong gamitin yung blog para mag-publish ng content, no? Para makapag-publish ng content at magawa mo yung content marketing. Right? Kapag nagawa mo yon, ang mangyari, makakapag-create ka ng awareness at magsisimulang malaman ng mga tao yung tungkol sa business mo. Alright? And then, after mo makapag-create ng awareness, after mo silang ma-attract yung mga tao, no? Sa iyong blog, ang gagawin mo, ang next na gagawin mo, ay ililid mo sila papunta sa iyong capture page. Okay? Ililid mo sila sa iyong capture page, which is, pwede mong gamitin yung rocket pages para mag-create ng rocket pages. At gagawin mo yon, remember, para ma-capture mo yung kanilang mga contact information. Napaka-importante nung part na yon. Napaka-importante na makuha mo yung kanilang mga email address, no? Yung kanilang email list, para magawa mo silang ma-follow up. Okay? Remember, follow up is very important. Important na multiple times mo silang ma-expose sa iyong business at sa iyong opportunity. Alright? And then after that, pwede mo na silang i-lead papunta dun sa iyong offer. And again, kahit anong offer pa yan, kahit anong business pa yan, kahit anong service pa yan, yun pwede mo siyang gamitin. Pwede mo gamitin yung mga tools at yung master plan na pinakita ko sa iyo sa kahit anong offer. Okay? And ito basically yung strategy number one na pwede mong gawin. And siguro kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business, no? Kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business or offline business, pwede natin siyang i-compare sa isang fast food. No? For example, McDonald's. Okay? Itong vlog mo, ayan yung magsisilbing signage, no? Yan yung magsisilbing signage na mag-a-attract ng mga tao. Di ba signage, yan yung taga-grab ng attention, no? Taga-tawag ng pansin. Okay? And then, ito namang capture page, yan yung magsisilbing pintuan. Yan yung magsisilbing pintuan kung saan papasok yung mga tao. Okay? At kapag nakapasok na sila, dun mo na sila pwedeng i-lead sa yung products, sa yung offer. Okay? So, for example, in our analogy, no? Ito yung parang magiging burger mo. Alright? So, parang ganyan. Okay, so, anong gagawin mo? Kung gusto mong kumita ng malaki at makapagbenta ng mas maraming product, gagawin mo, you simply attract more people. So, you simply attract lots of prospect. Gagamitin mo yung blog para makapag-attract ng mas maraming tao. At kapag nakapag-attract ka ng mas maraming taong papasok sa pintuan mo at mas maraming taong makakakita ng product na binibenta mo. Right? So, this is strategy number one. At itong kabuo na to, yan bale yung magiging entire system ng business mo. Yan yung magiging entire system ng negosyo mo. Yan yung magiging focus, yan yung magiging center ng iyong internet business. Alright? And yan yung strategy number one. And meron pa tayong strategy number two. Right? Itong strategy number two, kahawig din ito ng strategy na in-implement ng McDonald's. Okay, kasi parang ganito eh. Sabi ni McDonald's, no? Paano tayo kikita ng mas malaking income? No? Paano natin mas mapapalaki yung ating negosyo? No? Paano tayo mas makapag-expand? Alright? So, ang ginawa niya, ang naisipang gawin ni McDo ay itong buong existing system niya, ang ginawa niya, sinimulan niyang i-offer yan sa ibang tao. No? So, parang ganito yung tinanong ni McDo. Sino dito yung gusto rin magkaroon ng successful na business para kumita gamit yung existing business namin at gamit yung mga tools na meron kami? Okay? So, yun yung ginawa niya. They started offering their business as a franchise. So, yung mga tao, ang nangyari, lumapit sa kanila, and nag-apply sila kay McDonald's. Kung sakaling qualified sila, ang mangyari, magbabayad lang sila ng at least 30 to 50 million, tapos magagamit na nila yung entire business ni McDonald's. Okay, so yun yung second strategy na ginawa niya. They started offering people a way para magamit yung kanilang entire business system. So, ang ginawa ng mga tao na to,
No, nag-apply lang sila, nagbayad sila ng 30 to 50 million, and then, nagamit na nila yung business system ni McDonald's. And alam mo ba, na sa buong mundo, no, sa buong mundo, okay, 75% ng lahat ng McDonald's ay pagmamay-ari ng mga franchisor, no, ng mga franchisee. At 90% sa US, 90% ng lahat ng McDonald's store ay franchise. So ito yung strategy na ginawa nila para ma-expand yung business nila. Ito yung strategy na ginawa nila para maging multi-billion dollar company. Right? Itong pinakamalupit, no? Itong pinakamalupit. Habang itong mga franchisee na to ay nakakapagbenta ng mga products, habang itong mga franchisee na to ay nakakapag-acquire ng mga bagong customer, habang lumalaki yung business nila, habang lumalago yung business nila, ang nangyayari dito kay McDo ay kumikita pa rin sila ng mga royalty income, na franchise royalty income. Ibig sabihin nun, habang mas nagiging successful itong mga partners ni McDonald's, no, habang mas kumikita yan ng malaki, habang mas nagiging successful yung business nila, mas lalong nagiging successful at mas lalong yumayaman si McDo. Okay? Now imagine, what if magawa mo din yung nagawa ni McDo? What if magawa mo ding ma-offer sa ibang mga tao yung existing business at yung mga ready-to-use na tools na pinakita ko sa iyo sa video number one? What if magawa mo rin yun? No? And what if habang yung mga partners mo, no, ay nagiging successful at habang kumikita sila ng malaki, no, mas lalo ka rin kumikita ng mas malaki at mas lalo kang nagiging successful by helping them become successful, by helping them to earn more money, you become successful, more and more successful in your business. Yun ang magagawa mo kung sakaling mag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program. Yun ang magagawa mo, na magagawa mong ma-offer sa iba yung aming existing business system at yung ating existing mga tools, no? Kapag nag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program, kapag nag-qualify ka na maging affiliate partner namin. Okay, so yun yung gusto kong pag-usapan natin susunod. Itong strategy number 2 na to. Okay? Yan yung gusto kong pag-usapan. Yan yung mas exciting. Ngayon, pag-uusapan na natin kung magkano yung potential na pwede mong kitain kapag nag-qualify ka na maging affiliate member. Dito natin pag-uusapan yung bagong reward plan na tutulong sa'yo. Hi, I'm one of the top mentors of this system. So, by the way, my name is JV Nagy. So, ako pala yung magpapaliwanag kung anong meron dito sa reward plan na tinatawag natin. So, let's say na nag-qualify ka bilang aming affiliate partner. So, let's say this is you. Okay? Eto ka. Nag-qualify ka bilang aming partner. So, let's say na ginawa mo yung sistema ng tama. So, ginawa mo na maayos yung sistema. At the same time, nagkaroon ka ng sales sa isang tao. So, pinost mo. Ito yung malupit. Yung isang tao, si friend A, nakita yung sistema. At the same time, gin-drop niya, ginawa niya rin. Ang good news ko sa'yo, kapag may isang tao na gumawa ng sales, kuha ng system natin, makaka-receive ka na tinatawag namin na direct referral. So, magkano siya? So, makaka-receive ka ng 200 pesos sa kanya. At the same time, hindi lang naman siguro sigurado ko isang tao lang makakita niyan. Let's say, dalawang tao. So, si friend B, nakita yung sistema. At the same time, ginamit niya rin. At naging partner din natin siya. Makakuha ka rin ng direct referral galing sa kanya at galing sa system na 200 pesos. So, paano yung nangyari? Siyempre, silang dalawa, gagawin yung sistema, yung kupa natin ginagawa. At the same time, tingin mo, possible ba makakuha rin sila ng dalawa? Tigda dalawa. Siyempre naman, sobrang possible. Kasi itong system ang ginawa natin, proven and tested to. Tama ba? So let's say, nako sila si friend 1, 2, 3, and 4. So anong meron ngayon? Kung si friend A, nakuha si friend 1, tsaka si friend 2. At the same time, kumita rin siya ng direct referral ng 200 kada isa.
So sa madaling salita, kumita rin sila ng 400 pesos katulad mo. Si friend A kumita ng 400 pesos, si friend B kumita ng 400 pesos. Ang tanong, ikaw, meron ka bang kita? So ang good news ko sa'yo, ang sabi dito sa ating reward plan, meron tayong tinatawag na rankings. So parang ganito, ang unang-unang rankings ang tawag namin doon ay Azul Star. Okay? Para mag-qualify ka sa unang rankings, kailangan meron kang at least 2 tao na gumagamit ng sistema under your organization. So ang good news ko sa'yo, pag meron kang 2 tao, meron kang additional income na kada isang tao na pumapasok sa system o sa organization mo, o sa negosyo mo, meron kang 100 pesos. So may 100 kay friend 1, kay friend 2, kay friend 3, tsaka kay friend 4. So ang good news ko sa'yo, habang dumadami at may gumagamit ng sistema natin at naging partner natin at the same time lumalago din yung organization mo. So try to imagine this. Si friend 1, kinalat niya rin yung sistema. At the same time, nakapare siya ng partner, affiliate, partner, nakasama, kasama niya. So tingin mo, si friend, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gumamit ng sistema, ang good news ko sa'yo, ang sabi sa reward plan, meron ka pang tinatawag na ma-upgrade yung rankings mo, maging coach ka. So para mag-qualify ka as coach, kailangan merong tao ka na sa ilalim mo na ang rankings ay Azul Star. So madaling salita, si friend A tsaka si friend B, I'm pretty sure na Azul Star na silang 2. Bakit? Si friend A mo, meron siyang 2 tao. Si friend B, meron din siyang 2 tao. Ang good news ko sa'yo ngayon, coach ka na. At the same time, kapag coach ka na, hindi ka na 100 pesos. Na-upgrade na yung income mo, at the same time, 150 ka na. So, sa 8 taong to, kada isa niyan, meron kang 150. So, ang good news ko sa'yo, dito ang income mo sa 4, 400 pesos. Ang income mo sa 8, meron kang dyan 1,200 pesos. Ang goods ko sa'yo, kapag ginawa mo yung sistema, meron ka ng income kaagad na 2,000 pesos. Ang tanong, dyan na ba matatapos? Ang good news ko sa'yo, hindi lang dyan matatapos. Kasi ito yung last na rankings na tinatawag namin. May tatawag kaming mentor stage. O maging mentor ka na. Ang good news ko sa'yo, kapag mentor ka na, matapos ka ng sistema. At the same time, paano ba kumita sa tinatawag naming mentor stage? So let's say, eto ka na, mentor. Okay? Kapag ikaw, naging mentor ka, so this is you. Okay? Kung tatanungin kita, meron po ba magiging mentor? Siyempre naman, dahil nga yung sistema natin, proven and tested, aba, dadami at nadami ang papasok yung mga tao. At the same time, kapag tinutulungan natin sila na maging successful, so meaning, kapag tinulungan natin sila, at magiging mentor din sila. Ang good news ko sa'yo, kapag tong 2 taong to, si A at si B, naging mentor din, meron kang 600 pesos additional income. At ang good news ko sa'yo, itong 2 tao na to, tutulungan lang din yung tagda-2 tao nila. At the same time, magiging mentor din sila. Ang good news ko sa'yo, 4 tao na yung naging mentor under your organization. So, magkano income mo? That is 1,200 pesos. So, tuloy-tuloy natin. That is 8 person, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Okay? Ang good news ko sa'yo, habang lumalaki yung organization mo, at the same time, dumadami tayong mga successful na tao, marami tayong natutulungan. Okay? Lumalaki rin yung income mo. So, sa 8 tao na naging mentor, may kita ka dyan 2,400 pesos. Sa 16 na tao, 4,800 pesos. Sa 32 na tao, that is 9,600 pesos. 64, that is 19,200 pesos.
At the same time, that is 38,400 pesos. 256, that is 76,800 pesos. At ang good news ko sa'yo, 512, na-met mo na yung ating safety net na tinatawag, 144,000 pesos. At ang good news ko sa'yo, kapag ganyan yung nangyari, para kang rin kumita ng 297,000 pesos gamit ang proven and tested system na ina-offer namin sa iyo. So, kung nagwa-wonder ka, bakit ang kinikita mo 600, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 9, 6, 19,000, 238,000, and so on and so forth, kung makapansin mo, bakit ka ba kumikita ng ganyang kalaking pera? So, parang ganito siya kadali. Every time na may dalawang tao na maging mentor under organization, mayroon kang 600. So, every dalawang tao pala na maging mentor sa ilalim mo, mayroon kang 600. Kaya kung mayroong apat, so that is 1,200. Kung may walo, that is 2,400. Kung may 16, that is 4,800. So, ganun lang siya kadali. So, tingin mo ba, hanggang dito lang ba matatapos? So, I'm pretty sure, hindi dyan matatapos. Up to infinity yan. Walang katapusan. At ang good news ko sa'yo, magkano ba ang potential income mo monthly sa sistemang in-offer namin sa'yo? So, ang safety net, that is 144,000 monthly. Ang pwede mong kitain dito sa ating system. Okay? So, para ka palang si McDo. So, let's say, si McDo. Okay? Ang ginawa niya, napag-franchise siya ng maraming tao. Okay? Nag-produce siya ng maraming franchise. Ngayon, sobrang successful ni McDo. Ang laki na kinikita. So, parang ikaw, ganun ka rin. Ang ginagawa natin, nagpaparami ka rin ng mentor sa ilalim mo. At ang good news ko sa'yo, mas nagiging successful ka. At yung mga taong to, kumikita rin. Oo, kumikita rin sila. Nagiging successful din sila dahil sa'yo. So, kung tatanungin mo ako ngayon, paano nga ba mag-qualify na maging affiliate partner namin? At ang good news ko sa'yo, here are some successful people who are using this proven system na ginagamit namin. Okay, so yan yung mas exciting na part. Yan yung mas nakaka-motivate. Yan yung reason kung bakit mo gagawin itong affiliate program business na ito. Kung gusto mong malaman kung paano ka magka-qualify na maging affiliate partner at kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit at ma-access yung aming system, yung aming tools, okay, make sure na abangan at panoorin mo yung third and final video natin. Okay, doon ko sasabihin sa iyo at doon ko i-explain sa iyo kung ano yung mga specific actions na gagawin mo para mag-qualify bilang affiliate partner. And I'll be straight with you, no? Hindi lahat ay pwedeng makapasok. Hindi lahat ay pwedeng maging affiliate partner. Okay, pero kung gusto mong magkaroon ng successful na business na kumikita, kung talagang interesado kang magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo, kung gusto mong kumita ng malaki, at kung gusto mo talaga ma-access yung system at yung mga tools natin dito, magkita tayo sa third and final video. Ngayon, ang gawin mo, mag-comment ka sa baba. Okay, mag-comment ka sa baba ng video na to. Sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo at sabihin mo kung may katanungan ka, post mo rin dyan. Pag nabasa ko yung tanong mo, sasagutin natin yan. Okay? So, magkita tayo. Make sure na abangan at panoorin mo yung video number 3. See you in video number 3.